Oh, lihay. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Yes, sir. Mga pala ko siya ba? Ah. Kami nga naman sa Aero o grupo, butuan tayo ng Bangkasi. Ah. Pag yung turn media sa Libertad, yung wala naman ipasero tayo ng Bangkasi. Hinay, Radyo, hinay. Dakpon man niya sa kuwan, sir. Hindi parbi. Oh, kaya nag-cutting trip man mo? Wala, may terminal, sir. Lagi, pero asa maruta ni mo? Bangkasi, kuhaan mo na ang ruta. Bangkasi, Libertad. Lahos yun dito sa Bangkasi. Ayaw, U-turn dyan sa Libertad. Kay cutting trip na. Wala, may, kami mga nagawa na may pasahero pa. Bisan pa. Bisan pa, kaysa unahan, di ayaw na yung pasahero. Mom, ginay mong ruta. Bangkasi o ato? Butuan. Oh. Lausa gina, isangko gina ni Budo sa Bangkasi kay Uroy og naay pasahero dito. So na defeat ang imong ang purpose imong franchise nga imong serbisyuhan kanang maong tibuok ruta nimo. Cutting trip na imong gimo, violation na dakpon ka na. Maulamin pag dakpon ka sir. Ayo pa, tuman gyud mo say nakatakda sa franchise ha? Ah, oh, di nato ni pangutana ni Attorney Mark kay gi-explain na ni Ardikasyon kasama sa Ma'am Tina. Oh, nga kinanglan kun ang inyong ruta Ampayon Bangkasi ayaw og hunong tuyok sa Libertad. Cutting trip ka na. Cutting trip dapat mo diretso gyud. Diretso gyud ka kay uri og naay pasahero dito sa Bangkasi. Iwa ni mo na serbisyo eh. Sayang imong franchise. Hello. I'm Asen good morning sir. Oh. Aduna lang ko ipangutana kang attorney Mark Bongino. Go ahead. Sir, morning. Hinay lang, monitor. Oh, good morning, good morning. Morning. Alalaw ko ipaabot sa imo attorney kay pagtimog ni sa attorney ba? Aso? Pahinay lagi monitor ni mo? Pahinay? Hindi ko kasabot yun. Pahinay, monitor, pahinay. Hinay lang, monitor, kay... Radyo ba, ang radyo? Pahinay. Akala, sir, okay na. Sige, go ahead, go ahead. Alalaw ko ipangutan na ka attorney, sir, kay... wak mong ikot kabagkadan ko din sa pahan sa kutsuon sir bang adakpan karon sir ang nadakop siya sa drugs karon sir nadakpan siya ay purag napayipas sa sir ba napayipas sa karon nakatidad siya nga nagpuha sa siya drugs murabag naabot yung mga 30 grams sir yung karon sir ang akong manghut sir awang akong mga guwang kito sa gawas. Di karon blind po siya dito sir. Kay kining ako kung so on dire sir sa na dire sa Butuan. Hindi man naman siya sir nga itawag ta ako magulan dito sa gawas nga ang abogado ko no hindi man ako no og bill na kantidad ko no mga 150,000. Karon nagduda ko sir kay papangutanan ako sa ako man magbalik ko sa kwarto na preso na. Karon ang gitawagan nga kumusta ra man imong kaso ang ingon na sa ako nga niyating ko sa hearing karon ana postpone ko no kay ipaagi ra ko no sir sa kinikitaw sa online karon gaduod ako sir ka kini ako ni suon uraga buhat-buhat ra sa sirba nga ibali iya rang gilikwa na akong sugun to sa gawas, karo magkapadalang kwarta. Nga bisa tuon sir, walay nabuha sir nga. Kaso kaya wapang magani na hitabo sir nga hearing. Okay, okay. Sige, sige, sige. Sir, pangutana. Ang iyang pangutana, attorney, angay na ba muhatag yung igsoon og 100 kapin pang piyansa? Drugs ra ba? Ayaw sa pahatagay mong igsoon sir, og wala tong recommendation for bail nga motoy kandidat kay basig binotbot. Actually pwede itong karoon ha. So sa katunanawag na itong karoon ang bail di ka pwede mo piyansa or bail kung wala pa ka naresto. Kay one of the requirements sa bail dapat you are under the jurisdiction or you are under the custody of the police authority na nag-aresto sa IBOHA or sa NBI or any government entity. Dapat you are under custody. Kung you are not under custody, di ka pwede mo bail. So kailangan siya ma-arresto siya kagadali. Nabaybas na ni Atty. Nabaybas na ni. Hindi ka mo bail na yun. Nabaybas na ni. Nanay sa prison 1?
Alam ba, ipas naman, sa so, pasabot ng espresuhan, pwede na ka mo bail. Pwede mo bail. Pero tanawa sa ang pilag i-recommend ka amount. Oh, yes. Wala siya. Okay. So, tanawa, sir. Add to sa fiscal or sa akin siya handle nga abogado. Kasama sa last question. Last question, attorney. Doon na daw siya ibaligyan ng yuta apan gumikan kayo napiktuhan ang iyang negosyo sa pandemic. Kung datadatahan lang ang pagbayad sa iyang yuta, ang iyang pangutana, unsa nga mga dokumento ang dapat na mga pirmahan. Kundi siya makabayad sa kaya-tibok ang presyo unsa may angay daw niyang buhaton. Okay. Ayaw sa ibaligyan ng yuta mientras iba fully paid. Ayaw sa perma o deed of absolute sale. Pwede ka po perma o conditional sale or contract to sell. Okay, sige. Salamat kayo. Attorney Mark, salamat kayo sa imong oras karong buntaga. Thank you. Hey, salamat po kasama Carmel, kasama Sasyo at mga suking tigpaminaw sa DXBC Butuan, and please call me landline o sa cellphone nato pero for free legal advice and kung appointment sa tuwa. Kung na may problema sa Manila, tawag na mo sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Thank you very much, Attorney Mark Tolentino. Doon na lang tayo, breaking news. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 and pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.